Magandang araw, Sir Nebb. Tawagin niyo na lang po akong Earl. Ikukwento ko lang po ang tungkol sa ancestral house namin sa San Roque, Bamban. Ang tawag po namin dito ay Bale Matua. Ang ibig sabihin sa Tagalog ay lumang bahay. Matagal na po ang bahay na ito. Panahon pa ng hapon nandyan na. Sa totoo lang bago pa sumiklab ang gera ay nandyan na yan. Mataas na bahay po ito, Sir Nebb. Sa ilalim ay basement. Wala ng linya ng kuryente sa ilalim, kaya madilim. Sa taas naman ang bahay. Papalit-palit ang mga nagbabantay dito. Pero madalas ay mga kamag-anak namin ang tumitira sa nasabing bahay. Madaming kababalaghan ang nangyayari sa bahay na ito. Minsan, may nag-uusap sa loob, kaya akala mo may tao. Pero pagpasok mo, wala naman. Meron ding dalawang larawan na mga naunang may-ari na kamag-anak rin namin. Nakatingin sila sa gitna, kaya kahit saan ka pumunta ay parang nakatitig sa'yo ang mga ito. Ibabahagi ko lang po ang mga personal na experience ko, pati na rin ang ilan sa mga nakwento ng mga kamag-anak ko. Dalawang beses itong nangyari sa akin. Una, nung nasa may bahay kami ng lola ko, nakalapit ng Bale Matua. Naglalaro ako noon sa loob ng bahay. Nang may mapansin akong batang babae na dumaan sa may bintana. Pero laking taka ko na parang diretso lang itong naglalakad at hindi gumagalaw ang mga paa. Sa palagay ko nga ay hindi man lang nakasayad ang mga paa nito. Napansin ko rin nakakaiba ang kasuotan niya. Makaluma kumbaga. Nagtayuan ang mga balahibo ko. Hindi ako nagkaroon ng lakas loob na titigan siya. Dahil baka bigla na lang siyang lumingon pabalik. Sa takot ko, napatakbo ako sa kwarto ng lola ko. Ang pangalawa naman ang mas nakakatakot. Noon kasi ay may isang pamilya ang nakatira sa nasabing bahay. Iba-iba po kasi talaga ang nagiging caretaker. Isa na rito ang isang matanda na itago na lang natin sa pangalang Manong Tungkod. May katandaan na si Manong at hindi na siya gaanong nakakalakad. Madalas ay naka-wheelchair siya pag nasa labas. Pero minsan, kapag napili niyang maglakad, ginagamit niya ang kanyang tungkod. Palagi niyang dala ang tungkod na yon, kahit pa nga nakasakay na siya sa wheelchair. Kapag papasok siya sa Bale Matua, ay kinakatok niya ang pinto gamit ang tungkod niya. Minsan ay napakalakas talaga, kaya naririnig ng mga kapitbahay ang pagpukpok niya sa kahoy. Madalas naiinis kami ng tito ko dahil nga hindi na kami nakakapaglaro sa Bale Matua mula nang sila na ang nagbantay doon. Lumipas ang panahon at namatay si Manong Tungkod dahil sa sakit, kaya lumisan na ang pamilya niya. Sa wakas, makakatambay na kami uli sa Bale Matua, sabi namin ng tito ko. Isang araw, iniwan ako ng tito ko. Nung nasa loob kami ng Bale Matua, ay bigla siyang tumakbo sa labas at sinara ang pinto. Pero bata pa ako nun, kaya hindi ko talaga mabuksan yung pinto. Bigla-bigla ay may kumatok sa labas na animoy gumagamit ng stick o kahoy sa pagpukpok. Sumigaw ako. Tinawag ko ang pangalan ni Tito. Sinabihan ko siya na buksan na ang pinto para makalabas ako. Pero walang sumasagot. Paulit-ulit lang na may pumupukpok sa pinto. Maya-maya, may narinig akong umaatungal o parang umuungol sa labas. Talaga namang nakakapangilabot yon pag narinig mo. Sa takot ko, nanahimik na lang ako dun sa kwarto at naupo sa isang sulok. Ilang ulit ko pang narinig yung pumupukpok, tapos yung nakakapangilabot na atungal. Maya't maya akong dumudungaw sa bintana para kung sakaling may dadaan.
laking pasasalamat ko nung nakita ko yung tito ko na naglalakad papalapit sa Bale Matua. Agad akong sumigaw para makuha ang atensyon niya. Nung nakita niya ako, tatawa-tawa siyang tumakbo para agad akong mapuntahan. Nakalma ako kasi inisip ko pinagtripan niya lang pala ako. Ang kaso, nung nag-usap na kami, nangilabot ako sa sinabi niya. Ginutom daw siya, kaya umuwi muna siya sa kanila para kumain saglit. Alam niya raw na hindi naman niya sinara yung pinto, kaya hindi niya inakala na hindi ako makakalabas. Natulala na lang ako. Tinanong ko siya, "Ibig mo bang sabihin hindi ikaw yung pumupukpok sa pinto?" Hindi raw. Inakala nga raw nila na ako yung gumagawa ng tunog. Sinabihan din daw siya na bawalan ako sa ginagawa ko kasi nakakapangilabot daw marinig, dahil yun daw ang tunog kapag kumakatok si Manong Tungkod sa bahay. Hindi na talaga ako nagpunta mag-isa sa bahay na yun mula noon. Pagdaan ng ilang araw, bumalik yung pamilya ni Manong Tungkod. May ilan pa palang gamit na naiwan sa bahay. Tumulong ako noon sa kanila na magbuhat ng gamit. Napako ako sa kinatatayuan ko nung nakita ko na nandun pa pala yung tungkod ni Manong. Naisip ko, siguro si Manong nga yung narinig kong kumakatok. Binabalikan niya yung mahal niyang tungkod. Ito naman ang karanasan ng mama ko sa pareho ding bahay. Ilang taon na ang nakakaraan nang mangyari ito. Dalaga pa raw siya noon. Ayon sa kwento niya, nasa labas siya ng bahay noon. Alam niya na umalis sila tito niya, kaya nag-antay na lang muna siya sa labas. Dahil mas presko nga kasing tumambay doon. Nang biglang marinig niyang may nagkukwentuhan sa loob. Malakas pa nga raw ang mga boses. Sa isip niya, nakabalik na pala sila tito. Kaya pumasok na siya sa loob. Pagbukas niya ng pinto, biglang tumigil yung nagkukwentuhan sa loob. Walang katao-tao sa bahay. Nilibot pa niya ang buong bahay, pero wala talagang tao. Hindi pa nakakauwi ang mga tito niya. Kung ganun, sino yung naririnig niyang nagkukwentuhan sa loob? Ang kwento namang ito ay galing sa tito ko. Madalas siyang tumambay sa Bale Matua. Paborito niya kasing mag-drawing doon dati, dahil nga napakatahimik. Kahit pa kadalasan, may nagbabantay naman. Minsan, hindi niya na namamalayan ang oras, kaya inaabot na siya ng gabi kakadrawing. Isang gabi raw, inabot siya ng kalagitnaan ng gabi. Banda lang naman doon ang bahay nila, kaya hindi naman siya pinagbabawalan. Niligpit na niya yung gamit niya at naglakad na palabas. Paglabas niya ng bahay, may nakita siyang batang nakatayo sa gilid. Inaaninag niya kung sino yun. Nilapitan niya dahan-dahan. Bigla na lang tumakbo yung bata. Pero bago raw ito tumakbo, nakilala niya ito. Yung kapatid niya raw ang nakita niya. Inisip niya, pinapasundo na siya, kaya sinundan na lang niya yung tumakbo. Habang tinatahak niya yung daan, napansin niyang hindi papunta sa bahay nila yung bata. Sasawayin sana niya para pauwiin na. Pero naisip niya munang iuwi yung mga gamit niya sa bahay. Tapos babalikan niya yung kapatid niya para pauwiin. Pagdating ng tito ko sa bahay nila, nagulantang siya. Kasi nandun yung kapatid niya at kanina pa raw nanonood ng TV. Hindi naman daw siya pinasundo at hindi raw siya yung nakita niyang tumakbo. Minsan, hindi lang multo ang nagpaparamdam. Ito naman ang karanasan ng tiyahin ko. Isang gabi, nagbantay siya sa bahay. Naalimpungatan siya, kaya tumayo siya para uminom. Nung napalingon siya sa bintana,
kitang-kita niya ang isang malaking tao. Namumula yung mga mata nito at talagang nakipagtitigan pa sa kanya. Nagtatakbo ang tita ko sa kwarto. Nagkulong siya dun at nag-iiyak hanggang sa puntahan siya ng kasama niyang nagbabantay. Nang subukan nilang lumabas, wala na yung nakita niyang tao. Pero ang pinagtataka nila, amoy usok ang buong paligid. Napakaraming karanasan na ang maririnig mo tungkol sa bahay na ito. Hindi lang sa mga nagbabantay, kundi pati sa mga nakatira sa paligid nito. May mga nagsasabi pa nga na kapag napadaan ka sa Bale Matua ng 10 oras na ng gabi, may nakikita silang mga taong nakadungaw sa bintana. May ilan pa nga na pinapaswitan pa ng mga ito. Malaking misteryo talaga ang bumabalot sa bahay na yon. Siguro dahil sa kalumaan ay paborito itong tirahan ng mga kaluluwa at elemento. Dahil na rin siguro napakatahimik sa lumang bahay.